sa side ni Blitear. Mabilis akong napadilat habang humahangos at pinagpapawisan. Kasabay nito ang ilang butil ng luha sa aking pisngi. Kaagad ko rin naman tinignan si Bella. Wala pa din itong malay. Panaginip lang pala. Ngunit kahit panaginip lamang yun, ay ramdam ko ang sakit ng pamamaalam nito. Kinuha ko ang kamay nito at pinagsiklop sa kamay ko. Unti-unti kong nararamdaman ang tuloy-tuloy na luha mula sa aking mga mata. I can't. Hindi ko kayang basta na lang siya mawala. Honey, lumaban ka. I'm waiting. We are waiting. Maya-maya pa ay dumating si Papa JC. Baka sa mukha nito ang pag-alala. Kaya naman kaagad ko rin itong nilapitan. Hello po, Papa. Kumusta po? Ba't nandito po kayo? Masyado na pong gabi ah. Blitear, umuwi ka muna sa bahay. Alter is sick. Hinahanap ka niya at si Bella. Ako na munang bahala dito. Madali akong umalis ng hospital matapos kong halikan si Bella. Masyado na sigurong namimiss ni Alter si Bella kung kaya't nagkasakit ito. Siguro if ever na maging mahina ako, baka tuluyan na lang din bumagsak ang katawan ko. Mabilis ako nagtungo sa kwarto ni Alter. Gising pa ito habang pinupunasan ni Mama ng basang bimpo. Halata sa mga mata nitong lungkot at sama ng pakiramdam. Daddy, ikaw ba yan? Malumanay at mahinang tanong nito. Yes, son, I'm here. May masakit ba sa'yo? Ngumiti ito. Saka umiling. Wala naman po, Daddy. Sinanyasa naman ako ni Mama na sumunod muna sa kanya. Kaya naman sinundan ko ito malapit sa pinto ng kwarto ni Altair. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. He never listened to me, kahit sa mga lolo niya. Sometimes ayaw niya kumain, pakiramdam ko hinahanap-hanap niya ang pag-aalaga ni Bella. Na si Bella lamang ang makapagbibigay, sambit ni Mama. Ganun po ba? Napatingin ako kay Altair na kasalukuyang nakapikit. Nakaramdam ako ng awa. He seems so weak. Lalo pat matagal na naming hindi nakakasama si Bella ng may sigla. Ako na po muna mag-aalaga sa kanya ngayon, Mama. Tumango si Mama sa kalumabas ng kwarto. Tumabi ako sa gilid nito. Alter, are you still awake? Yes, Daddy. Why? May pagkapaos na nasambit nito. Do you miss Mommy? Gumalaw ito at tumingin sa akin, saka ako niyakap. Yes, I miss her so much. Parang may iyak na sambit nito. Nakaramdam ako ng kung anong pagkabara sa lalamunan ko. I feel the pain in Alter's voice. Is she well awake? Masyado siyang matagal na natutulog. It seems like she's dead. Mabilis kong niyakap si Alter, saka ako napatiimbagang ultimo ang anak namin nararamdaman ng ganung bagay. It makes me angry at the same time broke. Don't think that, okay? Mommy will wake up in the right time. Nagpapahinga lang siya pero hindi ibig sabihin na hindi na siya babalik pa. Dahan-dahan namang tumang si Altair. Mahal na mahal ka ng mami mo at babalik siya para sa'yo, para sa atin. Hindi ba ang sabi niya, huwag tayong mawawala ng pag-asa sa kahit anong pagsubok na darating? Babalik siya sa atin. Pray lang tayo kay God. I know that, Daddy, but I had a dream last night. Napakunot ako ng noo. What a dream. She's saying goodbye. Napapikit ako. No. Hey, it's just a dream. Mommy will never leave us, okay? Sleep ka na. Nandito lang ako sa tabi mo at babantayan kita. Okay, but can you promise? Promise what? Promise me that whatever happened, you will never leave me. You will never leave us. Ikaw na lang ang mayroon ako sa ngayon. Ayokong pati ikaw mawala, Daddy. I love you. Tumango ko. I promise. Hindi ko kayo iiwan dahil mahal na mahal ko kayo. Kinabukasan ay maaga akong nagising to check Alter's condition. Wala na itong lagnat at nang mag-umagahan ay magana na muli itong kumain. Dahil ipinangako ko ngayon na ipapasyal ko siya sa park at isasama sa hospital upang bisitahin si Bella. Tulad ng plano ngayong araw ay tinupad ko yun at kitang-kita ko ang tamis ng ngiti ni Altair. Habang patungo kami sa hospital room habang hawak nito ang bulaklak na binili namin galing sa flower shop nito. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapangiti din.
Dahil ngiti ni Bella ang nakikita ko sa mga ngiti ni Alter. Nang makarating kami ay kaagad na sumampa si Alter sa upuan at hinalikan si Bella sa pisngi. Ako naman ang nagpalit ng mga bulaklak sa base habang si Papa ginising ko na muna upang makauwi na ito at makapagpahinga. Daddy, come here! Rinig kong sigaw ni Alter kaya mabilis akong napatingin dito. Why? Tanong ko saka madaling lumapit muli sa kanila ni Bella. I saw mommy's finger na gumalaw. She's awake! Daddy, she's awake! Aligagang sambit ni Alter. Tiningnan ko ang monitoring ni Bella. Ganon din ang daliri nito. Alter, are you sure? Kinakabahang tanong ko. Yes, I am! Anong nangyayari? Tanong ni Papa. Nakita rin ni Alter na gumalaw ang daliri ni Bella. Ha? Tatawag ako ng doktor. Mabilis na lumabas si Papa. Bella, honey, pagtawag ko dito. Sa pagkakataong yun, ako na mismo ang nakasaksi ng paggalaw ng daliri nito. Kaya mabilis na nalaki ang mga mata ko at nakaramdam na rin ako ng kaba. Honey, wake up, I'm here. Alter's here. Bella. Hindi ko na alam ang dapat mang gawin. Mommy! Mommy, wake up na! Masiglang sambit ni Alter. Rinig ko mula sa bibig ni Bella. Honey, is it true? I hear you. Kunting segundo pa ang lumipas bago nito dahan-dahang buksan ang mga mata. Diretso itong nakating sa kaysamay bago lumipat sa akin ang paningin nito na walang emosyon. Nakita ko unti-unting may tumutulong luha sa mga mata nito. Bella, para akong sinaksak sa isipan na ako ang dahilan ng pagluha nito. Mommy, you're finally awake! Tumatalon na sambit ni Alter. Nang tingnan nito ni Bella ay nagkaroon ng emosyon ang mukha nito at tila nabuhay ang mga mata nito. Kasunod nito ang pagbukas ng pinto ng kwartong yun at nagmamadaling lumapit ang doktor at mga nurse. Unti-unti rin akong lumayo na hindi ko malamang dahilan. Nagising si Bella ngunit tila wala ito sa sarili. Nakatingin lamang ito sa kanyang pamilya na parang walang nangyari. Walang reaksyon ang mga mata nito o kahit emosyon ay wala silang makita. Kahit pa ilang beses na sinubukan ni Blitter na kausapin ito, wala naman itong nagiging tugon. Kahit si Alter lumapit na rin dito habang lumuluha. Dahil pakiramdam nito, nagbago na ang kanyang mami. Ngunit nananatili lamang na nakatingin sa kanya si Bella. Nakaramdam ng awa ang buong pamilya sa naging kondisyon ni Bella ngayon. Ngunit kahit papano, nabunutan na sila ng tinig. Dahil sa wakas, gising na muli si Bella. Hindi lamang mawala ang takot ng kanilang mga mata dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila nasasabi ang tungkol sa kambal. Dahil mukhang wala pa rin naman si Bella sa kanyang sarili. Under observation si Bella ng doktor at nurse. Naipamalita na rin yon ang mama ni Bella sa mga kaibigan at sa mga pinsan nito. Halos ang lahat ay natuwa sa nalaman nagising na si Bella at nagdarasal na lamang na sanay bumalik na ito sa realidad at huwisyo. Daddy, what happened to mommy? Hihikbi-hikbing tanong ni Altair. Umupo si Blitter upang matapatan niya si Altair. Ayaw niyang maramdaman ng anak nilang lungkot dahil sa hindi ito pinapansin ni Bella. Kahit man si Blitter nasasaktan sa nakikitang kondisyon nito ngayong gising na. Ngunit mas okay na yun dahil alam niya sa sarili niya, nagising na si Bella at bumalik na sa kanila. Truly God, hear their prayer. Nagpapagaling pa si Mami sa darating na araw. Susubaybayan na ng doktor ang kondisyon niya. Don't be sad na. We all know that mommy loves us. And once she's okay, makikipaglaro siya ulit sa atin kapag kaya na ulit ng katawan niya. Nakuha naman agad ni Blitter ang loob ni Alter. Muli ay nilapitan nila si Bella at kahit papano ay gumaan ang loob ni Alter upang harapin ulit ang mami niya. Mommy, we're just here. I believe na maibabalik ka rin sa dati. I miss you, mommy. Hindi na maiwasan pa ni Blitter na halikan ang kaliwang kamay ni Bella. Lumipas ang ilang araw at nagkaroon na rin ng improvement kay Bella. Kahit papano, nakakangiti na ito sa tuwing nakikipaglaro si Alter dito. At sa bawat araw na yon, ay grabe ang bigat sa dibdib ni Blitter. Sa totoo lang, namamayani sa kanyang puso ang takot sa kung sakaling hanapin ito ang kambal. Kumain ka na ba, anak? Tanong ng mama ni Bella kay Blitter na kaagad na tinugunan nito ng pagtango. Ma, natatakot ako.
Wala sa sariling sambit ni Blithier habang nakatingin kay Bella at Altair na naglalaro. Ano naman ang kinatatakot mo? Ang katotohanan ba tungkol sa kambal? Hindi nagsalita si Blithier at sa pagkakataong yun ay alam na nito na ito nga ang dahilan ng takot niya. Sino hindi matatakot? Kahit sino naman kung mahal mo parehas ang taong nasa bingit ng kamatayan at kailangan lamang pumili ng isa. Ang tapos ay tapos na. Kailangan na nila yung harapin. Kailangan na ngayong harapin ang bagong pagsubok. Kung saan kailangan nilang maipaliwanag kay Bella ang lahat once na magbalik na ang memorya nito. Napabuntong hininga si Mama. Ipagpasuggest na lang natin na sana ay matanggap ni Bella ang katotohanan at hindi na siya magkaroon pa ng ibang komplikasyon. Tambit nito, napatango na lamang si Blithier. Kinabukasan ng umaga ay galing si Blithier sa mini store dahil bumili siya ng chocolate na gustong kainin ni Altair. Natutuwa siya dahil kahit papano, nagkakaroon na rin sila ng bonding ni Bella. Iniisip niya nga kung ito ba ang mas mabuti o hindi. Alam naman kasi nilang lahat sa isang araw ay maaalala din ni Bella ang lahat. Naguguluhan lamang si Blithier dahil pakiramdam niya ay mas maganda na rin itong simula. Ngunit ayaw niya naman ipagkait ang pagluluksa ni Bella para sa kambal. Dahil alam naman niya na mahal ito ni Bella. Hindi naman niya inaasahan na makakasalubong si Katie. Kaya naman nagkaroon sila ng konting oras upang mag-usap. Kinumusta nito ang nangyari at lagi ni Bella. Hindi raw nito mabisita dahil abala siya sa bagong negosyo na naitayo. Nabanggit din ito na noong araw na yun ay kotse niya ang hiniram ni Bella. Kung alam niya lang na mapapahamak ito, sana hindi na lang niya ipinahiram. Tama nga, yun nga yung araw na sinundan siya ni Bella. Maiba ako, huwag mo naman sanang masamain na. Alam kong hindi naging mabuti ang relasyon niyo ni Amanda, pero nadalaw niyo na ba ang puntod niya? Sumimsim si Blithier ng kape bago bumuntong hininga. Hindi pa. Kapag maayos na siguro ang lahat sa amin ni Bella. Ah, that's good. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa kanya? Ah, yun ba? Alam mo naman na kahit nagkaroon kami ng alitan, mayroon pa rin kaming mutual friends. Nagkataon lang na nabanggit nila sa akin ang nangyari sa kanya. Napatango na lamang si Blithier at nang matapos ang pag-uusap nila, kagad din silang naghiwalay. Nasa corridor pa lamang siya ng hospital nang marinig na tila may nabasag sa loob ng hospital room ni Bella. Mabilis siyang tumakbo at binuksan ang pinto. Namataan niya si Bella na nakatayo at ang ina nito na nakaupo. Habang nagkalat sa lapag ang basag na pinggan at baso. Iyak ni Altair ang siyang mas nakakuha ng atensyon ni Blithier. Kagad na lumapit si Blithier sa ginang at tinulungan itong tumayo. Anong nangyayari? Tanong niya at nilapitan si Altair upang patahanin. Blithier, malumani na sambit na mama ni Bella. Ngunit baka sa boses nito ang takot, ganun din sa mga mata nito. Hindi naging maganda ang kutob ni Blithier. Daddy, si Mommy, nagagalit siya sa akin at kay Lola. Humihikbing sumbong ni Altair. Nakita naman ni Blithier ang pamumula sa braso ni Altair. Bakas yun ang mahigpit na pagkakahawak. Bella, what happened? Bakas sa mukha nito ang galit lalo na nang magtama ang mga mata nila. Nasaan ang kambal? Bella, answer me, nasaan ang kambal? Blithier! Natulos ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang tanong na binanggit ni Bella. Napadako rin ang tingin ko kay Mama na kasalukuyang nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan akong napayo ko kasabay nito ang panginginig ng magkabilang tuhod at mga kamay ko. Ang akala ko ito na ang bagong simula para sa amin. Yun pala simula ito upang harapin ang nangyaring katotohanan. Tunay na hindi matatakasan ng kahit sino ang mga nangyari sa nakaraan. Wala rin talagang sikretong hindi mabubunyag. Answer me! Wala na sila sa tiyan ko! Nasaan sila? Nanggagalaiting sigaw ni Bella. Hindi na mapigilan pa ni Bella ang galit at agad na tinanggal ang mga nakalagay sa kanyang pulso. Itinapon din ito ang base na nasa ibabaw ng small table. Dahil doon, mabilis akong nabahala at kaagad na pinigilan si Bella sa mga ginagawa nito. Dahil baka mapahamak pa ito, pati na sila out here. At isa pa, baka hindi ito makabuti sa kalusugan niya. She's just recovering. Ngunit pilit ako makawala si Bella mula sa pagkakayakap ko. Mabilis naman na tumakbo si Altair kay Mama habang umiiyak at niyakap ito.
Hindi ko na rin mapigilan ang maluha habang nakatingin sa lagayan ng abo ng kambal na nasa lamesa kung saan hindi kalayuan sa pinto. Anak, huminahon ka! Sigaw ni Mama. Hindi, Ma. Nasa ng kambal? Nasa ng mga anak ko? Balik na sambit ni Bella. Anong sinasabi ni Alter na anghel na sila? Ma, anong ibig sabihin nun? Dagdag pa nito. Honey, huminahon ka. Ipapaliwanag namin ang lahat. Tugon ko. Malakas na kumawala si Bella mula sa pagkakayakap ko. At saka ako marahas na itinulak. Naninikip ang dibdib ko habang nakikita ko si Bella na tila naghihirap sa nararamdaman. Buhay siya pero anong kapalit? Ang pagsasama ba namin? Anong ipapaliwanag niyo? Muli akong napayuko. Paano nga ba sasabihin na wala na ang kambal? Gustuhin ko mang magsalita pero tila walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko tumay buka at mukhang napansin niyo ni Mama. Bella, anak, hindi namin alam kung ito na bang tamang oras para sabihin sa iyo ang nangyari sa kambal. Panimula ni Mama. Anong nangyari? Katumbaksi sila! Diretsyohin niyo na ako! Sigaw nito habang umiiyak. Huminahon ka, anak, at kung ano man ang marinig mo, naway matanggap mo. Ma, malumanay at umiiling na sambit ni Bella. Hindi ako tatanggap na masamang balita tungkol sa kambal. Hindi ko makakaya. Napatingin ako kay Mama na halatang nasasaktan rin. Ako dapat ang humarap at magsabi ng tungkol sa anak namin. Dahil after all, kasalanan ko namang lahat. Unti-unti akong lumapit muli kay Bella at lumuhod. Patawad, ginawa naman ng doktor ang lahat. Patawarin mo ako, honey. Lakas loob kong panimula. Anong ginawa? Anong patawarin? Naguguluhan ako. Pwede bang diretsyahin niyo na ako? Napapikit ako kasabay nito ang pagtulo ng luha. Wala na sila. Patay na ang kambal. Narinig ko ang pagsinghap ni Bella. Nagangat ako ng tingin at nakatulala lamang ito habang nakatingin sa mga mata ko. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Umiling ito. Hindi, nagpipiro ka lang. Hindi totoo yan. Binaliwala nitong sinabi ko, saka nagpunas ng luha. Anak, yun ang totoo. Hindi, Ma. Hindi! Sigaw nito. Bella, tumahimik ka, Blitter. Tumayo na ako upang yakapin ito, ngunit malakas na sampal lamang ang natanggap ko. Ramdam ko ang pagkamanhid ng pisngi ko, pero alam ko naman na deserve ko to. Kulang pa nga to kung tutuusin na kapalit sa buhay ng kambal. Bella, anak, totoo ang sinabi ni Blitter. At tumingin ito sa base kung saan nakalagay ang abo ng kambal. Naran sila. Tukoy ni Mama sa kambal. Napatingin si Bella sa kung saan nakatutok ang paningin ni Mama. Unti-unting nawala ng balansa si Bella, nakaagad ko rin namang sinalo. Ngunit kinulang ang lakas ko at napaupo ito ng tuluyan habang nakatingin sa kinalalagyan ng kambal. Mama, panaginip lang to, diba? Hindi. Isa pala tong bangungot. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Pinagsasampal ni Bella ang sarili niya. Kailangan ko magising sa bangungot na to. Ma, gisingin niyo ako. Nagwawalang sigaw nito. Honey, stop it. Tumigil naman si Bella at pinakatitigan ako. Don't call me like that. Loko ka. Ikaw may kasalanan ng lahat. Mabilis na tumayo si Bella at pinagsasampal ako at hinampas ang dibdib ko. Lahat ng yun ay sinalo ko. At hindi ko siya pinigilan. Wala naman ang lahat ng sakit ng to nung nasa critical na condition siya at nang mawala ang kambal. Mommy, stop na po! Don't hurt Daddy! Umiiyak rin na sabi ni Altair. Anak, huminahon ka! Paano awa mo na? Nagpatuloy lang si Bella sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi ko inakalang kukuha ito ng isa sa mga piraso ng basag na base at mabilis na inhiwa sa pisngi ko. Mabilis ko na naramdaman ang hapde at pagdaloy ng dugo sa jawline ko. Narinig ko pa ang pagsinghap ni Mama at mabilis itong tumakbo papalabas ng kwartong yun kasama si Altair. Habang ako, nakatingin sa kamay ni Bella na halos nasusugatan na din dahil sa higpit ng hawak niya dito.
Nakaramdam ako ng takot at kaba dahil hindi ko alam ang susunod na gagawin niya. Ibaba mo yan, honey. I said don't call me like that. Itinutok sa akin itong muli ang patalim na piraso ng base. You are the one to blame. You are a cheater. You are a killer. Inatay mo ang kambal ko. Okay, just put it down. Baka masaktan mo pang sarili mo. Lalapit na sana ako ngunit kaagad akong napaatras nang biglang itutok ni Bella ang matalim na bagay sa leg niya mismo. Subukan mong lumapit. Bella, okay. I don't. Just put it down, please. Let me explain everything. Ayokong marinig. Wala ka naman sinabing tama at totoo. You just play my feelings and now, my twin are gone. There's no reason to be alive. Dumuluhang sambit nito. Napatimbagang ako na makitang nagkaroon ng sugat ang leeg ni Bella at saka ito dumugo ng konti. Hindi na siya nakikinig. She's out of control. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Nakita ko naman ang mabilis na pagpasok nila mama at ng tatlong nurse at doktor. Mabilis na lumapit ang dalawang lalaking nurse at mabilis na hinawakan si Bella sa braso. Let me go! Sigaw ni Bella. Careful! Sigaw ko. Nang mayalis ang patalim sa kamay nito, ay mabilis na tinurukan nito ng babaeng nurse. Sa tingin ko ay pampatulog yun. Dahil unti-unting nawalan ng lakas si Bella at sa kanila ito ibinalik sa higaan. Ngunit may binanggit ito bago tuluyang mawalan ng malay. Hindi kita mapapatawad, Blitier. May pag-asa pa nga kaya ang mapatawad ni Bella si Blitier? Huli na nga kaya ang lahat para sa kanila? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.